Update, pinakamalalaki at pinakasariwang mga balitang kinala at TWIC News and Information Center ihahatid sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Mara Valle at narito na ang headlines para sa news update ngayong araw ng Miyerkules, Mayo 4, 2022. News update! Pagtaas ng reproduction rate ng COVID-19 sa Metro Manila, hindi dapat pangambahan. 5 araw bago ang halalan 2022, election-related violence sa bansa nananatiling mababa. Palasyo, tiwalang mababawi ng PAGCOR ang magiging revenue loss mula sa isabong. 7 bilyong pisong refund mula sa Meralco, inihihirit. Sa balita sa iba, yung dagat, Russian forces hindi sumunod sa napagkasunduang ceasefire. At sa balitang pangpalakasan, tennis 2-time Grand Slam finalist Kevin Anderson nagretiro na. News update! At sa detalye ng ating mga balita, hindi dapat mangamba ang publiko sa pagtaas ng reproduction rate o bilis ng hawaan ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Butch Ong ng Octa Research Team, bagamat pumalo sa 0.7 ang reproduction number, hindi sapat ito para maalarma ang ilan. Nananatili anyang mababa ang naitatalang arawang kaso na nasa 200. Maliban sa NCR, ang mga lugar na mahigpit na binabantayan sa posibleng pagtaas ng kaso ay ang Cavite, Rizal, Cotabato, Zamboanga at Batangas. Tinututukan naman ngayon ng pamahalaan ang mga nakasalamuha ng 15 turistang bumisita sa Palawan na nagpositibo sa COVID-19. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Dr. Ted Herbosa, Medical Advisor ng National Task Force o NTF Against COVID-19, na mahalagang magsagawa ng contact tracing. Una nang sinabi ng Department of Health na 13 sa mga ito ay asymptomatic, habang 2 ang nagpakita ng sintomas noong Abril 27 hanggang 28. Well, of course, i-contact tracing natin dapat yan at ma-isolate sila, makita yung mga nakahalubilo nila na individuals, and hopefully, nakamask din yung kanilang mga na close contacts, yes, at fully vaccinated para hindi naman sila maging serious cases. So very important yung pag-trace na walang community transmission mula dyan sa 15 na yan na nagpositibo. Samantala, sinabi ni Herbosa na malabo nang maabot ang target na bilang ng mababakunahan bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo. Umabot na kami sa 75%. 75%? Oo, yung 68 million Pilipino, umabot na yan sa 77. Okay. Yung pangalawang sagot, malabo. Ano tayo sa politics na may mga mungkahi nga na maglagay na rin ng vaccination site sa all precinct. Ang tinig ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Ted Herbosa sa panayam ng DWIZ. News update! Inihayag naman ni Commission on Elections o COMELEC Commissioner George Garcia na tutol siya sa paglalagay ng COVID-19 vaccination sites sa polling precincts. Anya, hindi ito ang tamang lugar upang magsagawa ng vaksinasyon at maaring maging sanhi pa ito ng kalituhan ng mga botante sa araw ng halalan. Una nang sinabi ni Infectious Disease Expert Dr. Edsel Salvana nitong Lunes na magiging madali para sa mga botante kung bibigyan sila ng oportunidad na mabakunahan ng COVID-19 vaccines o booster shots malapit sa voting precincts upang mapalawig ang vaccine coverage sa bansa. Samantala, nilinaw ni Garcia na hindi siya tutol sa bakuna, ngunit ang Mayo 9 ay dapat na para lamang sa eleksyon at kontrolado ito ng COMELEC ang polling centers, kaya't anuman ang mangyari ay sila ang mananagot. Samantala, inihayag ng Philippine National Police o PNP na ilang araw bago ang halalan sa Mayo 9 ay nananatiling mababang election-related violence na naitala sa bansa. Ang PNP Chief Police General Gennardo Carlos, hanggang nitong Linggo, Mayo 1, ay may kabuang 70
May kabuuang 52 election-related incidents pa lamang ang kanilang naitala. Bagamat 13 pa lamang sa mga ito ang verified election-related violence. Tiniyak naman ni PNP na nakahanda ang kanilang contingency plan para matiyak na magiging mapayapa ang paglulunsad ng nalalapit na halalan sa bansa. Kumpiyansa naman ang Malacanang na makakahanap ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng bagong revenue source. Ito ay matapos na ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tuldukan na ang online sabong operations sa buong bansa. Ayon sa PAGCOR, aabot sa 6 na bilyong piso ang magiging revenue loss mula sa isabong ngayong taon. Sinabi naman ni Acting Palace Spokesperson Martin Andanar na tiwala sila sa PAGCOR na makaka-generate ito ng bagong revenues. Inutusan naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Manila Electric Company o Meralco na magpatupad ng higit 7 billion pesos refund na sobrang nakolekta nito sa mga nakalipas na taon. Ito ay katumbas ng bawas na 47 centavos kada kilowatt hour sa residential customers. Layo ng refund na maibsan ang bigat ng mga dagdag singil sa kuryente sa paparating na bill ngayong buwan. Nabatid na sa bill pa lamang ng kuryente ngayong Mayo mararamdaman ng mga consumer ang epekto ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. News update. Sinimula naman ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 ang dynamic test run para sa brand new 4th generation o Gen 4 train sets nito ngayong araw. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, ang Gen 4 trains ay papatakbuhin sa rilis ng LRT1 simula ngayong gabi at target itong magamit bilang commercial use sa katapusan ng Mayo. Nabatid na kabuo ang 30 Gen 4 train sets ang binubuo ng 4 na light rail vehicles at mayroon itong 1,300 passengers capacity at kayang tumakbo sa bilis na hanggang 70 kilometers per hour. Samantala, tiniyak naman ng LMRC na hindi makakaapekto sa normal na operasyon ng LRT1 ang gagawing testing activity. News update! Balita sa ibang bansa! Sunod ng nagpagkasundo ang ceasefire sa palibot ng Soviet-era steel complex ay nagpakawala ng mga rockets sa nagpapalibutang steelworks sa Mariupol ang Russian forces. Ang naturang pag-atake ay layong pahintulutan ang nasa 200 sibilyan na umalis mula sa huling holdout or hideout ng Ukrainian fighters sa southern port. Nabatid na ang Mariupol ang major target ng Russia dahil gusto nito na mawala ang Ukraine mula sa Black Sea at ikonekta ang Russian-controlled territory sa south at east. Samantala, handa naman ang European Union na magpatupad ng sanksyon kabilang na ang posibleng pagbawi sa pagbili ng Russian oil. Sa sports! Opisyal nang naghayag ng pagre-retiro si tennis two-time Grand Slam finalist Kevin Anderson. Naging pro si Anderson noong 2007 pagkatapos ng isang natatanging karera sa kolehiyo sa Illinois. Naabot naman ito ang kanyang number 5 sa Association of Tennis Professionals o ATP rankings noong 2018 at nanalo siya ng $17.7 million. Mababatid na isa sa mga highlight ng karera ng 35 anyos na manlalaro ang paghirang sa kanya sa 2019 Arthur Ashe Humanitarian Award. News update. At yan po ang aming mga nakalap na malalaking balita sa araw na ito. Muli, ako po si Mara Valle. Sumain niyo ang mga balita sa News Update. Muling sa inyo ang 15 balitaan dito sa DWIZ 882, Lunes hanggang Biyernes. News Update.